Sa nakaraang kabanata ng ating kwento ay ating nasaksihan ang pagstay ni Abigail sa mansyon nila Jack. Kahit hindi man gusto ni Ara, wala na siyang magawa kundi umuo na lang. At ayun na nga, nagplano rin ang tatlo kung paano nila maipalabas ang nararamdaman ni Jack kay Ara. Nagpanggap na lalaki si Renalda, ang ginamit niya na pangalan ay James, para maipakita nila kung nagsiselos ba itong si Jack. At nagstay rin si James sa bahay nila Jack. Hindi pumayag si Jack na matulog si James sa kwarto ni Ara. Kaya naman, nagdesisyon si Jack na dun si Ara sa kwarto niya matutulog. At maulit kaya nila ang nangyari sa kanilang dalawa sa kama na hindi lasing si Jack? At maiinlove na kaya si Jack kay Ara na nasa iisang kwarto na sila? Maging maganda kaya ang kanilang pagsasamang apat sa iisang bubong o maging magulo lalo? Kung bago ka palang napadpad sa akin channel ay, huwag mo sanang kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell for more updates sa mga videos ko. Maraming salamat mga ka-twinny. Siguro, kailangan natin ulitin para maalala ko. Paos ang tinig na sabi nito. Nanigas naman siya sa tinuran nito. Okay lang, kahit hindi mo na maalala. Matulog ka na, antok na ako eh. Sambit niya na nagkunwaring humikap sabay hagip ng kumot at binalot niya ang kanyang katawan. Narinig naman niya ang pagak ng tawa nito. Hindi ako tanga at hindi rin ako manhid. Sambit ni Jack na inilapit ang bibig sa may puno ng kanyang tenga. Nagtindigan naman ang kanyang balahibo nang maramdaman ang mainit nitong hininga at lalo na siyang naging tuod nang maramdaman pumaikot sa bewang niya ang braso nito at hinila siya palapit sa katawan nito. Mahigpit siya nitong niyakap na parang ayaw na siyang pakawalan. Grabe ang kabang nararamdaman niya. Pero kinikilig naman siya sa pwesto nila ngayon. Nararamdaman niya ang pagdikit ng mukha nito sa mukha niya. "Your hair smells so good," sambit nito. "Maganda kasi yung shampoo na gamit ko," sambit niya. Wala na siyang masabi. Nabablangko ang isip niya. Dikit na dikit ang likod niya sa dibdib nito. Ramdam na niya ang init na nagmumula sa katawan nito. "Jack, about sa sinabi ko kanina..." "Matulog ka na." Malambing ang tono nito ngayon at hindi pagalit kaya naman napangiti siya. Sinunod nga niya ang sinabi nito. Ipinikit niya ang mata kahit alam niya sa sarili niyang mahihirapan siyang makatulog. Kinabukasan, pagising niya, wala na siyang katabi. Uminat siya bago bumangon. Nakataas ang kanyang dalawang kamay at nakabukaka ang kanyang bibig nang biglang bumakas ang pinto ng banyo at nakita niya si Jack. Dali-dali niyang inayos ang pwesto. Nakatapis lang ang kalahating katawan nito na puting tuwalya at tumutulo pa ang tubig sa katawan nito. Dumako ang tingin niya sa abs ni Jack bago napalunok. "Tutunganga ka na lang ba dyan? O lalabas ka na?" Kunot ang noong sambit nito. "Eto na naman po siya, balik sungit na ulit." "Ang suplado mo naman, samantalang kagabi, yakap na yakap ka pa sa akin." Nakangusong sambit niya bago tumayo. "Hindi ko ginawa yun, huwag kang mag-ilusyon." Sambit nito na tinungo ang closet. "Yabang mo, alangan na magkumilos mag-isa yung braso at binti mo na yumakap sa katawan ko. Kunwari ka pa," sambit niya na pinag-cross sa mga braso sa dibdib. Sa lubong ang kilay na tumingin to sa kanya. "Lumabas ka na at ipagtimpla mo ako ng kape. Ang dami mong dada. Get out!" "Oo na boss," bulong niya na nagmarcha patungo sa pinto. Paglabas niya ng kwarto, agad naman niyang pinuntahan si Renalda sa kanyang silid. Hindi nakalak ang pinto kaya pumasok na siya. "Abat ang bruha?" Sambit niya na makita itong nakahiga sa kanyang kama na may maputing bagay na nakalagay sa mukha nito. Nalabas lang ang matang ilong at bibig nito. Agad niyang isinara ang pinto. "Huy bruha, gumising ka na dyan!" Sambit niya na inalog ito. Sambit nito na hindi man lang nagmulat ng mata. "Pag hindi ka pa gumising, hahalikan kita." Bantan niya dito. Mukha namang natakot ito sa banta niya, kaya nagmamadaling bumangon at inalis ang nakalagay sa mukha nito. Tumawa naman siya sa kinilos nito. "Takot ka talagang mahalikan ano?" Nakangising tanong niya. "Kadiri ka,
Alam mo yun? Sambit nito, nakasuot ito ng puting sando at boxer. Kaya naman, labas ang malapad na balikat nito at mahahabang hita na may mangingilang balahibong tubo. Ah, baka pati naman ako pinapantasyahan mo. Sambit nito na pinandilatan siya. Alam mo, sayang ka. Bakit ka ba nagpabakla? Sambit niya na lumapit dito. Bumuntong hininga ito. Hindi ko nga rin alam. Basta nararamdaman ko na lang na lalaki ang gusto ko. Sambit nito na tinalikuran siya. Thank you ha, kasi pumayag kang tumira dito at pumayag na magpanggap na lalaki para sa akin. Sambit niya na niyakap ito mula sa likuran. Ipinatong niya ang baba sa balikat nito. Hinawakan nito ang braso niyang nakayakap sa gawing siya nito. Pwede bang totohanin na lang natin ang pagiging mag-best friend? Ngayon lang ako nagkaroon ng kaibigang babae at masaya ako, Ara. Seryosong sambit nito. Sasagot na sana siya nang bumukas ang pinto at iniluwa si Jack. Nasaan ang kape ko? Madilim ang mukhang tanong nito. Agad naman siyang humiwalay kay Rinalda. Ay, oo nga pala. Sandali, ipagtitimpla kita. Wag na. Nawala na ako ng gana. Ituloy nyo na lang yung ginagawa nyo. Sambit nito na mabilis nang isinara ang pinto. Nilingon niya si James. Selos. Mahinang sambit nito. Ngingitian niya ito bago siya lumabas ng silid. Mukhang nagsiselos na ito. Mukhang nagtatagumpay sila sa kanilang plano. Malapad na ngiti ang namutawi sa kanyang labi habang nagmamadaling bumaba ng hagdanan para sundan si Jack. Jack! Sandali! Sambit niya na maabutan niya itong palabas ng front door. Tumigil naman ito at madilim rin ang mukhang humarap sa kanya. Kung gusto mong magtimpla ng kape, magtimpla ka. Tapos ikaw ang uminom. Sana naman inuna mo muna ang pinaggagawa ko sa iyo bago ka magipaglandian. Bulyaw niya dito sa kanya. Bago pa siya makariak sa sinabi nito, sumingit naman sa usapan nila ang babaeng isinawsaw sa suka. Right. Singit ni Abigail na lumabas galing kitchen. Halatang galing ito sa pagjogging dahil nakasuot ito ng sando na nabasa ng pawis at leggings na hapit na hapit na mahahaba nitong hita. Naka rubber shoes din ito. Sumingit naman ang bruha. Huwag kang epal. Hindi ikaw ang kausap ko. Mataray na sambit niya dito. What's epal means? Nakapamewang na sabi nito. Eksadehorang palaka. Bulalas niya. How dare you to pair me to a disgusting frog? Gigil na sambit nito. Saan mo gustong iparis kita? Sa linta? Sambit niya na mewang na harap nito. Gigil na talaga siya sa pagmumukha nito. Abat! Tama na yan. I have to go. Seryosong sambit ni Jack. Agad namang lumapit dito si Abigail na agad niyang hinawakan ang braso ni Jack. Take care, babe. Sambit ni Abigail na mabilis na humalik sa gilid ng labi ni Jack. At sa mga sandaling iyon, kating-kati na ang kanyang kamay na hilahin ang buhok nito. Bumaling naman sa kanya si Jack na madilim pa rin ang mukha. Clean this house. Napakarami ng dumi. At sana naman gawin mo muna ang sinasabi ko bago ka magipaglantian. Sambit nito na bago sila iniwan ni Abigail, hindi naman siya makaimik, nakatingin lamang siya sa pintong nilabasan nito. Maya-maya pa'y narinig naman niya ang nakairitang tinig ni Abigail. Oh, kawawa ka naman. Tagapaglinis ka lang pala. Ang yabang mo. Maid ka lang naman. Sambit nito sa kanya. Oo nga. Maid na kong maid. At pag hindi ka pa umalis sa harapan ko ngayon din, ilalampaso ko yung maputla mong mukha sa sahig. Banta niya dito. Mukha namang itong natakot sa sinabi niya at mabilis siyang iniwan. Duwag! Sigaw niya dito. Nagpupuyos naman sa inis ang kanyang dibdib. Kainis ka, Jack? Nako, kung pwede lang kitang tirisin, ginawa ko na. May pahalik-halik ka pa sa bruhang yun samantalang sa akin. Nga, maktol niya. Ang mukhang ateng. Iting-iti rin pag may time. Papangit kanyan. Sambit ni Rinalda na sumulpot sa tabi niya. Kasi naman ang Jack na yun, napaka-impokrito. Nakalabing sambit niya. Yaan mo na siya. Selos lang siya kaya ganun. Halika na,
Luto muna tayo ng breakfast and then tulungan kitang maglinis ng house, sambit ni Rinalda. Tumango naman siya bilang pagsang-ayon dito. Mabilis na natapos ang maghapon at wala silang ginawa ni James kundi magkwentuhan at magharutan. Nagkwento din itong about sa mga past relationship nito. Masaya itong kasama at siguro kung naging lalaki lang ito, tiyak siyang maraming babae ang mahuhulog dito. Natapos ang maghapon at sumapit na ulit ang gabi, pagpasok niya sa kwarto ni Jack, kampanting nakahiga na ito sa kama at nakatingin sa kisame. Umakyat siya sa kama at humiga sa tabi nito. Hinila niya ang kumot at pumaloob doon. Naglagay din siya ng space sa pagitan nilang dalawa at nakatalikod siya dito. Ilang minutong pumagit na sa kanila, nagkakabingihang katahimikan. Talaga bang mag-best friend lang kayo ng James na yon? Narinig niyang tanong nito. Nagulat naman siya sa tanong nito, kaya hindi siya agad makasagot. Ara, tinatanong kita. Oo, mag-best friend kami since kindergarten. Sagot niya na hindi ito hinarap. Pwede bang humarap ka pag kinakausap ka? Sambit nito sa tinig na mababa. Wala na yata itong topak ngayon, kaya mahinahon ng magsalita. Kumilos naman siya at humarap dito. Nakatagilid na ito ng higa paharap sa kanya at nakaunan ang ulo nito sa isa nitong braso at parehong nakapaloob sa kumot ang kalahati ng katawan nila. Bakit mo na itanong? Hindi ito sumagot at nanatili lang nakatingin sa kanya. Kumilos ang isa nitong kamay at inilapit sa kanyang mukha at bahagyan nitong hinaplos ang kanyang pisngi. Napakislot naman siya sa hatid ng kuryente ng simpleng paghaplos nito. Naiinis ako pag nakikitang malapit ka sa kanya. Pag hinahawakan niya ang balat mo, ayokong may ibang lalaking didikit sa'yo. Gusto ko ako lang. Sambit ito sa mahinang tinig. Hindi naman niya alam kung paano siya mag-react sa sinabi nito hanggang bumaba ang kamay nito sa may bewang niya at hilahin siya palapit sa katawan nito. Namimilog naman ang kanyang mata. Naguguluhan siya sa inaakto nito ngayon. Kaninang umaga, kulang na lang sa pakinsya nito. Ngayon pa, sweet na sweet effect pa. May saltik nga talaga ito. Pero in fairness, gusto niya ito at lihim niyang ikinatuwa iyon. Magkalapit na magkalapit ang kanilang mukha na kung titignan ay hangin na lang ang makakadaan sa pagitan nila. Muling tumaas ang kamay nito sa mukha niya at hinawi ang buhok na tumabing sa kanyang mukha hanggang dumapo ang daliri nito sa kanyang labi at maingat iyong hinaplos. Jack, Ara, let me feel your lips again. Bulong nito na namumunghay ang mata. Naiiyak na ngumiti siya at bahagyang tumango. Sana pagkatapos ng gabing ito, tuluyan ng maging mabait sa kanya si Jack. Maya-maya pa'y naramdaman na niya ang malambot na labi nito sa kanyang labi. Gumalaw iyon at nag-anyayang tugunin niya ang halik nito. Hindi naman niya ito binigo. Ibinuka niya ang bibig para makapasok ang panahuing kanina pa gustong pumaloob sa kanyang bibig. Matagal at mapusok ang halik na pinagsasaluhan nila. Akala niya wala nang katapusan. Pero namalayan na lang niyang magkahiwalay na ang kanilang labi. Matulog ka na. Sambit ni Jack na balik na naman ang tono sa normal bago tumalikod ng higa sa kanya. Hindi siya makapaniwala. Kanina napakasweet nito. Ngayon naman biglang naging bad mood. Hindi ba ito nasayahan sa halik niya? Ngayon lamang siya nakakita ng taong parang damit lang kung magpalit ng mood. Walang nagawang tinalikuran din niya ito ng higa. Hanggang kailan kaya niya matitiis ang pabago-bagong ugali nito? Sana naman kayanin pa niya ito at hindi sumuko. Nang magising si Jack, agad naman niyang tinignan si Ara na natutulog. Napaisip siya sa kanyang sarili. Napakaamo ng maganda mong mukha. Pero kabaliktaran naman ng ugali na parang tigre. At hindi totoong kinalimutan ko ang nangyari sa atin, Ara. Maging maganda na kaya ang kanilang pagsasama na ngayon ay na nasa iisang silid na sila? O ito na kaya ang kanilang simula ng pagmamahalan? Abangan natin sa susunod na kabanata ng ating kwento. Muli, maraming salamat mga katwini sa pagtangkilik ng mga videos ko.